guys, good afternoon. Welcome to my channel, Dimas Kitchen and Garden. Nandito ako guys sa aming backyard kasi tag-ulan na. Gusto ko kasing taniman itong area na to. Dati ko itong pinagtataniman ng mga talong. Ngayon kasi umpisa na yung tag-ulan kaya iriready ko na itong area na to kasi mayroon na rin akong mga pinatubo na talong, sili at saka kamatis. So ang gagawin ko, bubungkalin ko itong area na to kasi pagka ready nang itanim yung mga pinunla ko guys, tataniman ko na. So okay, let's start. Ito yung gamit ko guys na pangbungkal. So ganito lang yung aking gagawin. Itong lupa dito guys, sobrang taba na kasi dati ko itong tinatambakan ng mga tinatad na balat ng saging. So, bubungkalin ko lang. Ipapakita ko sa inyo guys yung aking mga, ito yung aking garden dito guys. Ayan, mayroon akong pinatubo na papaya. Then, dyan naman sa baba, yan, mga talong naman yan. Tapos, ito yung kamatis. Ito naman yung aking lemon. Buto lang ang tinanim ko niyan. Sobrang laki na niya. Malapit nang magbunga yan, guys. Ito naman yung aking siling pangsigang. Ayan, marami na siyang bulaklak. Ayan. Sobrang taba niya kasi itong area na to, makikita ninyo yung mga itong mga itim na mga balat yan ng saging guys na dati kong tinadtad tapos itinambak ko dyan. Ayan, bulok na sila. So yan yung nagpapataba sa aking garden, mga pananim. Ito yung dati kong talong na mahahaba. Ayan, mayroon na rin akong tatlong talong dyan na nakahilera. Tapos oregano. Tapos ito naman, nilagyan ko ng mga plastic bottle ng Wilkins. Tinataniman ko ng iba't ibang halaman. Kumbaga yan yung pinanghaharang ko dyan para yung lupa na pagtataniman ko dyan is hindi siya magkakalat. Ayan, tinataniman ko ng snake plant. Tapos mayroon din akong pinya dyan. Tapos ito, mayroon din akong mga gumagapang na nasitaw. Ayan. Tapos ito naman yung aking ibang mga compost yan, mga balat din ng saging na tinaddad ko. Ayan. So, ito yung itatanim ko, guys. Mga talong na mahahaba. So, almost ready na siya. Kaya kailangan bubungkalin ko na tong area na to na pagtataniman ko. Ayan, ganyan siya kahaba. Yung sa kabilang side naman, nilagyan ko ng mga plastic bottle. Pinuno ko ng plastic din yung bottle na yun. Tapos, papakita ko sa inyo. Mayroon akong... Ito naman mga tanim ng asawa ko na sobrang taba na mga sitaw. Ayan. Tapos ito naman yung gabi sa baba. Dumami na siya ng dumami. Ayan. So ito yung aming mga saging. Sobrang tataba nila. Ayan. So ngayon, umpisahan ko yung pagbubungkal.
Ayan yung mga bato-bato, tinatanggal ko para lupa lang talaga. Saka yung mga plastic na nahuhukay ko. Ayan, tinatanggal ko para malinis yung aking pagtataniman. Yan guys, so napakataba ng aking lupa. Ang daming mga nabubulok na nabalat ng saging na itinamba ko dito dati. So ngayon, makahalo na siya dito sa lupa. Kaya pag nagtanim ako dito, maganda na yan. Mga tanim ko pa ito nung nakaraan. Bali, nung nakaraang tag-ulan, ito yung mga tanim ko. Kaya lang, hindi ko pa siya tinanggal dahil, ayan, mayroon pa siyang bunga. Ayan. So, ayan yung aking binubungkal, guys. Ayan, inumpisahan ko ito kahapon. Ayan. Siguro after 1 week, pwede ko nang taniman yan, guys. Ayan yung aking sitaw na kulay red ata ang bunga niyan. Ayan. Sa ilalim niya. Ay, pwede pala. Mayroon na akong mga punlang talong dito. Oh. Ayan, pwede na yung itanim kasi medyo malalaki na sila. Ayan, so siguro in 2 to 3 days pwede ko nang pagtaniman yan, guys, kasi ang gagawin ko magbubutasan ko muna yung pagtataniman ko ng talong, din lagyan ko siya ng carabao manure para mataba talaga. Ayan, so ito yung aking halaman dito. Okay, ayan, dito naman sa puno ng saging yung mga dahon nila na pinuputol namin, tinatambak namin dyan sa puno para pagka nabulok sila, bali fertilizer na rin nila yan. Tapos mayroong gumapang dito na sobrang tabang ampalaya. Hala, pati yung ubi na tinanim ng asawa ko dito, oh. Ayan, saan ba ang puno niyan? Ayun, doon. Ito yung ubi, guys. Pagka taba-taba niya, oh. Laki-laki na niya. Yang ubi na yan, galing yan sa Cebu. Doon ko yan kinuha sa Cebu, sa tanim ng tatay ko. Ayan, gumapang na pala siya. Kasama ng ampalaya. Tapos ito, guys, yung aming gabi. Ilang beses na ako naghukay niyan tuwing nagluluto ako ng sinigang. Ayan, tapos yun yung mga sitaw, sobrang tataba. Umpisa na rin nagbubulaklak. Ito naman yung aking mga piniya dito. Ayan. Ayun, natakpan. Ayan, may 3 puno ako ng piniya dito, guys. Ayan, oh. Tsaka kalabasa, mayroong lemongrass. Ito naman yung papaya. Ayan, ito yung garden ko dito, guys, sa backyard namin. Ayan, pinagtsagaan kong lagyan ng harang yung mga gilid. Para pag nagdilig ako yung lupa, hindi siya kakalat. Steady lang siya dyan sa garden. Ay, ito yung paligid namin, guys. So, ayan na, guys. Natapos ko rin bungkalin. Siguro by Saturday, magtatanim na ako. Kasi mayroon na palang malalaking talong na pwede nang itanim dyan. So,
Yung tatlo na yan, yung isa, nagkaroon na siya ng bulaklak. So, ang gagawin ko nito, tataniman ko ito ng talong, kamatis, at saka sili. So, ayan guys, medyo marami-rami din akong maitanim dito kasi medyo maluwang din siya. Ayan. Nililinis ko ito lagi itong backyard namin kasi lalo na ngayon, tag-ulan na, nagkakaroon siya ng mga piris. Ayan. So, yung papaya na yan, ililipat ko na rin yan kay medyo malaki na rin. Ayan. Mayroon pa kami yung dragon fruit dyan pero payat lang siya. Ayan guys. So, ito yung aking garden dito sa backyard. Ayan. Doon sa dulo, mga tanim ng asawa ko na sitaw. Umpisa na rin nagbulaklak. Maganda kasi guys yung gulay na sarili nating tanim. Dahil alam natin kung paano natin inaalagaan, walang fertilizer at saka spray. So, napaka-healthy pagka tayo lang ang nagtanim. Okay guys, thank you for watching. Hope you like this video. Please don't forget to click like, share, and subscribe. Bye-bye. God bless everyone.